Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng tofu. Very simple lang po talaga to guys. Only tofu at sauce lang talaga yung gagamitin nyo. So simulan na natin. So first of all ay gagawa po tayo ng sauce. So naglagay ako ng sugar. Siyempre maglalagay din tayo ng cornstarch. At maglalagay po tayo ng salt. Konti-konti lang po guys, siguro 1 teaspoon lang, at maglagay po tayo ng light soy sauce, yung ginamit ko dyan, so 2 spoon yung ilalagay ninyo na light soy sauce. So pagkatapos nyong maglagay ng light soy sauce ay syempre maglalagay kayo ng combination niyan na sesame oil, mga 1 teaspoon lang, at oyster sauce, 1 spoon na oyster sauce ang ilalagay po ninyo, at syempre i-mix nyo yan lahat-lahat. So after natin ma-mix, ay lagyan po natin siya ng tubig. 1, 2, at 3 spoon. So 3 spoon na water yung ilalagay natin para hindi siya magiging salty. So yan, imimix ulit natin siya. Naghiwa po ako ng 3 cloves na garlic. Yung hiniwa nating 3 cloves na garlic ay ilagay po natin yung half sa ating sauce, at yung half naman ay pang gisa natin mamaya. So at meron din po akong 3 slice na ginger. Set aside lang po natin. Tsaka dito na po tayo ngayon sa ating tofu. Itong tofu na to ay matigas po ito, na nabibili lang din sa market, at ito po ay pang fry. Magtanong lang po kayo kung ano yung pang fry at yung pang soup, kasi yung sobrang lambot nitong klase ng tofu ay pang soup yun. So itong binili ko ay pang fry siya. So yan, hugasan nyo lang, tapos ipa-dry nyo siya ng tissue. So after yung punasan ng tissue para mag-dry ay hiwain nyo po siya, slice nyo siya ng 6 slice. Depende po sa kung anong gusto nyong kalaki. Kalaki yung pag-slice ninyo. So ito ay sinlice ko lang po siya ng 6 slice, bawat isa. So bali 12 lahat. At lagyan nyo na siya ng cornstarch. Pwede nyo siyang i-dip isa-isa, pero ako ay nilagay ko, is nilahat ko na. So yung iba is medyo nadurog. So mas better po na mag-dip kayo ng pa-isa-isa sa plato. So after nyong ilagyan ng cornstarch ay dito na po tayo sa oil, dahil magpa-fry na po tayo ng ating tofu. So ilagay nyo po yan siya isa-isa dyan sa mainit na kawali na may mantika, syempre, para i-fry natin siya hanggang sa maging brown yung ating tofu. So after natin i-fry ng ganyan na siya, yung nangyari ay nagiging brown na siya, kabilaan po yung pag-brown niyan. So pag ganyan ay syempre isalin nyo muna sa, set aside nyo muna siya sa pinggan. So isalin mo muna siya, kasi nga ay yung ating kawali ay i-fry po natin ulit dyan yung ating sauce. So now ay sa sauce na po tayo. So maglagay lang po tayo ng oil again, at ng konting oil lang po ha. Tapos lagay nyo na po yung ginger na hiniwa ninyo ng 3 slice, at syempre yung kalahati ng garlic na inyong tinabi kanina ay ilalagay nyo din dyan, i-fry ng konti. Ilagay yung sauce na ginawa natin, tapos hahalo-haluin hanggang sa magiging creamy na yung sauce. Tapos pagka creamy na yan, syempre tikman nyo din guys ha, para malaman nyo yung taste niya kung sakto or hindi. Tapos ilagay nyo rin yung inyong tofu na na-fry kanina, tapos ihalo-haluin nyo na siya hanggang sa mag-coat na yung sauce sa inyong tofu. At of course, yan ay lutong-luto na po yan. So napaka-simple lang po guys, 'di ba? Yung paggawa ng inyong simpleng ulam, 'di ba? Napaka-healthy pa niyan. Tapos lagyan niyo na siyang garnish ninyo na spring onions. Pero kung ayaw niyo naman ng spring onions, okay lang yung plain lang. Pero mas maganda yung may spring onions, kasi para medyo may buhay naman yung ulam po ninyo. So yan, isali na po natin sa plate. Magpi-plating na po tayo guys. So tapos na po ang ating tofu na fry with soy sauce. So di ba napaka-simple lang, o di ba? Instant ulam na agad, tofu lang, wala nang halo-halo, sauce lang. O di ba? Sa mga gusto na mga simpleng ulam, i-like and share nyo lang po yung aking YouTube channel, Maryam. Thank you.